RJ? Doktora Annalyn, hindi mo ba ipapalam sa tatay mo na kasama ka sa mag-o-opera kay Angeli at Angela? For sure, kapag nalaman niya, he'll be proud of you. Are you going to be on my side, Ray? Yes, RJ. Nagsasabi ng totoo si Moira. Sinaktan ni Lynette ang mag-ina mo. Ay, totoo po ba yun? Sinaktan niya po si Ma'am Moira at si Zoe? Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Sila naman ang nauna eh. Sinungaling! Si Dr. Ray Meneses mismo ang nagsabi sa akin na ikaw ang unang nanakit. Hindi totoo yan. The next time nasaktan mo ulit ang mag-ina ko, ipapakulong kita. Tay! Hindi masama yung nanay ko katulad ng iniisip mo. Napalaki niya nga ako ng maayos eh. At alam mo ba? Kasama ako doon sa mag-o-opera sa conjoined twins. First time yun gagawin sa Pilipinas. Ano? Ipinamumukha mo sa akin na magaling ka? Kung ano man ang marating mo, wala na rin ako doon. Tagal ko po siya hinanap eh. Tapos nung nahanap ko na siya, ang tagal bago niya ako tanggapin. Tapos ganito lang din pala yung mangyayari ngayon. Magkakahiwalay lang din po pala kami. Eh sana hindi ko na lang siya nakilala. Dad, you know, we will always take care of you no matter what happens. We will be together as one family. Tama nga. Kayong dalawa lang kasama ko. Kompleto na ang buhay ko. Let us begin with the procedure. Knife, please. Cutting time, 8:08. Mahal na Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang mga anak kong sina Angeli at Angela. Huwag niyo po silang pababayaan, ha? Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Gusto ko lang pong mapabuti yung buhay nila, kaya pumayag po akong maoperahan sila eh. Sana, Panginoon, maging matagumpay yung mga doktor na mapaghiwalay sila ng maayos. Yung malayo sa lahat ng komplikasyon, gabayan din po niyo yung mga doktor na mag-oopera sa mga anak ko. Ipadala po ninyo ang inyong banal na espiritu para magampanan nila ng tama ang kanilang tungkulin. Amen. Lord, alam ko na kahit hindi ako magsabi sa inyo, alam ninyo ang nilalaman ng puso ko. Masakit sa akin ang pambaliwala ni RJ sa anak ko. Sana po, huwag maka-apekto kay Annalyn ang ginawa sa kaninang tatay niya. Sana makatulong siya sa operasyon na ginagawa nila ngayon. Napakalaking bagay po sa anak ko ang makapanggamot sa mga nangangailangan. Magkahiwalay man sila ng landas ng tatay niya, naway ituloy pa rin niya ang pagiging doktor niya. Kahit hindi na siya mahalaga sa tunay niyang pinag-aalayan ng lahat ng ito, ang tatay niya. Knife back. Instrument. Monopolar cautery. Forceps. Doc, patient is hypotensive and tachycardic. How's the field? We have significant bleeding. Transverse sinus. Doc, we have to repair using our graft. No, Doc. I think we should ligate the vessels before we repair. Dr. Santos is right. Please prepare. Clip. Clip of Lars burst.
We will repair later. Good job, Dr. Santos. How are the patients? Patient A's vital signs are stable. Patient B's vital signs are stable. Dr. Meneses. I just want to let you know that I absolutely loved what you did to Robert. That's the first and last of it, Moira. I won't lie for you anymore, especially not to RJ. Still here live at East Ridge Medical Hospital na kung saan isinasagawa ang kauna-unahan sa Pilipinas na operasyon na paghiwalayin ang isang conjoined twins. Nagsimula ang operasyon kaninang alas 7 ng umaga at aabot sa 12 oras ang operasyon. Sa ngayon ay hindi pa lumalabas ng OR ang buong team na nagsagawa ng operasyon. Antabayanan niyo po kami at ibabalita namin sa inyo ang latest sa Operation Conjoined Twins. Kamusta pa yung mga anak ko? We are glad to announce that the operation of the conjoined twins is a success. First in the Philippine medical history. We did it because of Dr. Santos, the youngest neurosurgeon in the Philippines. Just like your father, Dr. Tanya, you excel in the field of neurosurgery. Congratulations, Dr. Santos. Job well done. Father, Dr. Tanyang is my inspiration. He's the reason why I strive to become a great neurosurgeon. And even though he may not be here to see my achievement, it is for him. And my admiration for him remains unwavering. Thank you po, Doc. Congratulations! It brings us immense joy that the pioneering conjoined twin operation took place here at East Ridge. We take great pride in Dr. Hiroshi, who came here from Japan specifically for this momentous occasion. To be part of this milestone that will be forever etched in the medical history of the Philippines. Of course, we would like to express our gratitude to our highly experienced and skilled neurosurgeons here at East Ridge, led by our medical director, Dr. Carlos Benitez, neuro resident, Dr. Lyndon Javier,
And of course, our exceptional young resident, Doctora Annalyn Santos, who is widely recognized as a medical genius of our time. Anong masasabi mo, Doctora Santos? Go ahead, Doctora Santos. Oh, please. Well, I was extremely nervous when I found out that I would be a part of the conjoined twins operation. But that nervousness fades away whenever I look at my team members, because I know that they are all highly capable. I hope that we have instilled inspiration in others, proving them that nothing is impossible with the necessary equipment, tools, and relentless determination. And it is very heartwarming because I know that my nanay is proud of me. I'm sure masayang masaya at super proud sa'yo ang tatay mo dahil isa rin siyang neurosurgeon. Any words for him? Tay, kahit hindi niyo man po ako naalala sa ngayon, gusto ko lang po alaman mo na ikaw po yung inspirasyon ko sa lahat ng to. At lahat po ng to para po sa'yo. Thank you so much, Doctora Santos. Ladies and gentlemen, Dr. Hiroshi and his team. Excuse me. Hello, Harry. I'll be there soon. Uwi ka ng Pilipinas? You got it. Sige, kailan? Surprise! Ah, sige, basta balitaan mo ako, ha? Okay. Ano? Ipinamumukha mo sa akin na magaling ka? Kung ano man ang maging achievements mo, wala na ako ron. Di ba sinabi ng nanay mo? Naniisang kusing, wala akong ambag sa'yo. Kaya kung ano man ang marating mo, wala na rin ako doon. Anak, napadod namin yung press con mo. Okay ka lang? At okay lang po ako. Naging emotional lang po ako sa naging sagot ko po kanina. Pero okay lang po. Annalyn, don't let the actions of your dad pull you down. Sabi nga nila, keep fighting. Laban lang. Tsaka nandito lang kami ng nanay mo to support you all the way until the end. Okay? Thank you po. Anak, proud na proud talaga ako sa'yo. Thank you. Naalala sa ngayon. Gusto ko lang po alaman mo na ikaw po yung inspirasyon ko sa lahat ng to. At lahat po ng to para po sa'yo. Grabe, Cruz ba? Ang ganda ng speech ni Doktora Santos, no? Kaya nga eh, nakaka-proud. Alam mo yung parang kailan lang kasama natin siya, no? Tapos ngayon gumagawa na siya ng history. Eh, kasi talagang mahusay naman si Doktora Santos. Ang bait pa. Ay. Buti ka naging friends natin yun. Eh, kaya nga natin siya naging friend. Cause we're so mabait din. Maganda pa. Eh, kung hindi ba naman mabait yan, sa tingin mo ba, sa kabila ng ginagawa sa kanya ni Doc RJ, i-acknowledge siya pa rin dun sa speech niya. Oras ng trabaho, yan ang inaatupag nyo? Binabayaran ko ba kayo para manood ng mga walang kwentang palabas?
back to work! Congratulations, Dr. Hiroshi. Good job with your team. And because of that, I would like to host a Thanksgiving dinner and invite all the neurosurgeons in the entire Philippines. We must rejoice. We must not let this opportunity slip by without experiencing joy. And hopefully, this will not be the final case to perform another remarkable medical case. That is a great idea. If you want, I can help you organize it, Dr. Hiroshi. Yes, please, Dr. Enriquez. Thank you. My pleasure, sir. Sa ngayon, gusto ko lang po malaman mo na ikaw po yung inspirasyon ko sa lahat ng to. At lahat po ng to para po sa'yo. Hello po, Doc. Ay, si Anna Lim. Ay, ako na perfect mga sagot niya dyan. Good morning! Good morning! Ano yan? Yung interview ni Janeline Santos. Oh, yan yun. Grabe no, nakakaiyak talaga yung sinabi ni Annalyn tungkol kay Doc RJ. Eh paano? Ramdam mo naman na-miss niya na talaga si Doc RJ. Ang tanong lang kasi, napanood na kaya ni Doc RJ yan? Ay nako, malamang hindi. Eh, alam mo naman yung dalawang impacta. Basta pag kami kinalaman kay Dr. Santos, talagang papakulan nila si Dr. Archie. Diba? Evan, huwag mo naman idamay si Zoe dito. Siya dito? Ah, sige, half impacta na. Pero, sighing naman if Doc RJ doesn't get to see this. I mean, I know it would really make him smile to know the special mention si Anna rin sa speech niya. Doc! What if i-send mo po yung link ng video niya ni Annalyn kay Doc RJ as a private message? Actually, nagawa ko na kanina. Perfect ka dyan, Doc. Washo, good luck na lang na makita pa ni Doc RJ. Isang buwan pa bago niya makita yan, sabi ko sa'yo. Si Doc RJ? Uy! Hello, Doc RJ? Yes po, si Dr. Antonio po. Ano tong video na pinadala mo sa akin? Doc, ito po yung press ko ng East Ridge regarding dun sa operation ng conjoined twins. Na-mention kasi kay ni Annalyn sa speech niya. Baka lang kasi gusto niyong mapanood. Ano bang sinabi niya about me? Doc RJ, ang sabi po ni Annalyn na kahit hindi niyo siya maalala, kayo po ang inspirasyon niya. At lahat po ng tagumpay niya, inaalay sa'yo. Sinabi niya talaga yon. Ay, Doc, opo, nakakatouch nga po eh. Ay, hello po, Doc. Baka naman po gusto niyo pong patiin si Dr. Santos po ng kahit man lang congratulations, oh, anak. I'm so proud of you, oh, kasi mangiyak-iyak pa po siya dun sa interview eh. Mm-hmm. Wala namang masama kung patiin ko siya, di ba? Ayoko lang magtampo si Zoe dahil ang laki ng hirap sa akin ng anak ko. Anyway, thank you for letting me know. Goodbye. Sinabi ni Daddy yun? Yes. Ayaw kanya magtampo kung sakaling malaman mo na kinongratulate niya si Annalyn. Naa-appreciate naman yung pag-aalaga mo sa kanya. I guess naman, hindi ka magtatampo kung sakaling babatiin niya si Annalyn. Pwede ba, Lou? Don't start. Zoe, okay kayo ng dad mo. Love na love ka niya. Baka pwede mo naman silang hayaan na magkita lang. Ikaw na mismo yung nagsabi na love ako ni Daddy. Tapos hahayaan ko magkita sila. Okay ka lang. Zoe,
There is nothing to be insecure about. Look, ayoko na may kahati. And honestly, hindi lang talaga ako sanay. I grew up being an only child. Anak lang naman siya sa labas eh, so huwag siyang umiksena. And mind you, hindi sa ayaw ko silang pagkitain. Ayaw lang talaga siya makita ni Dad. Excuse me. Kasama ako doon sa mag-o-opera sa conjoined twins. First time yun gagawin sa Pilipinas. So? Di mag-o-opera ka? Ano? Ipinamumukha mo sa akin na magaling ka? Kung ano man ang maging achievements mo, wala na ako ron. Di ba sinabi ng nanay mo na ni isang kusing wala akong ambag sa'yo? Kaya kung ano man ang marating mo, wala na rin ako doon. Wow, Annalyn! Tingnan mo naman itong mga fruits. Padala ng Lolo Pepe mo. Ang dami-dami yung mga favorite mong fruits yan. Tapos itong cake, padala ng Neurosurgeon Society of the Philippines. O, di ba? Anak. Congrats ulit, ha? Ang galing-galing mo talaga. Alam mo, anak, parte ka na ng medical history. Ang galing mo, congrats talaga, anak. Halika, tingnan mo. Tingnan mo yung mga regalo sa'yo, oh. Oh, ang dami. Diba? Alam mo, Lineth, ang swerte mo talaga na nagkaroon ka ng isang anak na katulad ni Annalyn. Yun talagang maipagmamalaki mo siya. Mas maswerte pa rin po ako kay Nanay, Tita Giselle. Annalyn, alam kong nalulungkot ka, pero meron lang akong gustong ipaintindi sa'yo. Siguro nagdadamdam ka dahil sa sinabi ng tatay mo. Pero believe me, huwag mong indahin. One day, he will realize his mistakes. Nakapag-usap na rin naman po kami ni Nanay. Nag-decide po kami na huwag na lang din po ipilit yung mga sarili po namin. Kung ano man po yung desisyon po ni Tate, re-respetuhin po namin yun. What? Hindi naman pwede yung desisyon na yun. You can't let Moira win in her game. Lumaban pa rin tayo, ha? Hindi pwede. Ma'am Giselle, nakapag-desisyon na po kasi kami ni Annalyn na lumayo na lang po. Kung talagang gusto makita ni RJ si Annalyn, hindi ko naman po ipagbabawal yun eh. Sakit lang po kasing makita na hinahabol-habol siya ni Annalyn tapos pinagtatabuyan lang siya ni RJ. Well, I know Obeng by heart. Maaring nagbago siya ngayon, pero hindi siya masamang ama. Tuloy? Oh. Magandang araw, Ma'am Giselle, Ma'am Lines. Ah, Doc, may nagpapabigay po sa inyo. Congratulations! Wow. Anak! Kanino kaya galing to? Thank you. Sige po. Galing po kay tatay. Ha? Huh? Sa'yo eh. Thank you, but it's not really to my taste. Sige. That one. Walang pambili yan. Nagsusukat lang yan. I want that dress, so isunod mo na lang sa dressing room, okay? Lineth, alam kong hindi ka masamang tao, but I'd like you to think about the bad things that Moira has done to you. More so, yung mga ginawa niya kay Annalyn. Sa tingin mo ba, deserve niya na maging mabait ka sa kanya? Sunod!
problema? Asan yung nanay? Bakit? Pinahiya niya yung mami ko. Ginawa niya katawa-tawa. Oh my, Moira, is that you? O ngayon, nakaramdaman mo na yung nakaramdaman ko tuwing inaapi at sinasaktan ng mami mo yung nanay ko? Then let me make you feel the pain that I'm feeling right now! Zoe! Zoe, tama niya! Zoe! Ano naman?